First of all, gusto ko pong ipaabot sa lahat na kami po hindi namimili dito ng tutulungan. Kahit sino ka paman, sikat ka o hindi, mayaman ka o mahirap, wala po kaming dinidiscriminate dito. Lalo pat pag alam po namin na valid po yung reklamo, valid po yung tulong na inihingi sa amin, inilapit sa amin. Pero bagong lahat, Ms. Megan, mukhang nareklamo ka nata sa amin many years back. Yes po, Senator Raffy Tulfo, alam ko po yun. And dahil nga po sa hindi pagkakaintindihan that time, humingi po ako ng pasensya. Pero gusto ko rin pong i-clear na kaya po medyo palaban po ako that time kasi po yung information na meron ako is galing po sa former chairman of MMDA that time, si Sir Jojo Garcia po. Okay. And si Congressman Bongkon Tapay. Pero naayos na po yung problema niyon. Opo. At saka po maganda naman po yung naging ending natin doon, Senator Raffy Tulfo, kasi nakapag-goodbye po ako sa inyo ng maayos. At yung nga pong gusto ko kayong mayakap, alam ko pong... Okay. Sige. Pero bagong lahat, Sherry and Odette, gusto ko lang masiguro na bago natin siyang tulungan, yes. Sorry ma'am, okay lang proseso lang to. Gusto ko na naayos niya yung problema talaga. Opo, okay. Naayos po. Naayos na? Opo, okay. Then, pwede ko na rin tulungan. Kasi yun yung sinasabi namin, kahit na yung mga inireklamo rito, kapag naayos nila yung problema, doon sa nagreklamo sa kanila, then, umingit sa atin ng tulong, tutulong tayo. Yes, okay, so, Ms. Megan, opo. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Kayo po isang musician, anak ni Ka Freddy, at meron po kayong sakit ngayon. Opo. At ang gusto niyo mangyari, A, linisin ang pangalan. Opo. Doon sa mga intriga sa inyo. And then, B, hingi kayo ng tulong pinansyal para sa pagpapagamot. Opo. And then C, gusto niyo po na mabalik kayo sa showbiz. Opo. Isa-isa lang, what at a time. Opo. Una po, matanong ko po, ano po yung karamdaman ninyo na para makatulong po kami, ma'am? Meron po kasi akong hyperthyroidism. Ito po, Senator. Umpisa po ito noong 2019. At yun nga pong nabanggit kong doktora ko po na si Doktora Nahida Mustafa. She's been my doctor since 2019, since this started. And so, ito po yung naging cause ng rapid weight loss ko. Kasi po yun po yung dinudulot ng hyperthyroidism. Yung isa naman po yung tinatawag na hypo, pagka po paloob yung goiter, nakakataba naman po yun. Pero ito po kasi, nakakapayat po talaga. So, ang gusto niyo po ay mapagamot kayo? Opo. Kailangan ko po kasi ng radiation pill ang tinatawag. It's the non-surgical procedure to heal the hyperthyroidism. Okay. Sige po. Ma'am, si Dr. Nahida Mustafa, ito po yung attending physician nyo. Yes po. Dr. Nahida Mustafa, Madam, Doc, good afternoon po, Doc. Good afternoon po, Senator Tufo. Good afternoon, Senator Raffy. Kumusta po? Mabuti po. Assalamualaikum po, Doc. Assalamualaikum. Opo. Okay. Doc, pasyente nyo po pala ito si Ms. Megan Aguilar. Doc? Yes po, Senator. Patient po namin siya and we're actually hoping that she can have the radioactive iodine under Dr. Nimension Nicodemus sa PGH. Okay. Doc, lumalapit sa amin pa humingi ng tulong. Paano po namin siya matulungan? Ano po yung inyong advice? Ano po inyong recommendation? Anong klaseng tulong po pwede maibigay namin sa kanya? I think, Senator Raffy, I think it's better if we have a team to assist her at the hospital kung saan po gagawin yung check-up and yung mga laboratory tests and yung RAI kung tawagin para ho at least mag-guide siya kung ano po yung mga best steps to do. Ang diagnosis niya po is hyperthyroidism. Ano po yung prognosis nito? Currently ho, Senator Raffy, Megan is actually in a malnutrition state. So malnourished po siya ngayon. And we're really hoping na she can recover fully from this disease. So we're hoping if someone can observe and maybe confine her in a government facility for the meantime so she can have the full treatment, mas maayos po sana para she won't be having dilly-dally on her treatment. Okay. So we've been trying to do tablet treatment for her, but then unfortunately it's not going to work for long. So kailangan ho talaga ng either surgery or RAI. Okay. Alright. So ang gagawin po namin, Doc, isasamahan po namin dyan sa inyo para for a series of evaluation assessment kung ano po talaga ang mga narapat gawin at kami po willing makipagtulungan at ibigay yung tulong na kailangan para siya po talaga ituloy ang magamot, Doc, kasi lumalapit po sa amin. Thank you po, Senator. Maraming salamat po. Sige po. Next week po siguro, Doc, schedule po namin yung pagpunta dyan sa inyong tanggapan. Okay po. Okay po. Last na tanong na lamang. Okay. So curable ho ba ito ang kanyang karamdaman, Doc? At gaano naman katagal? Meron ba tayong time frame na from the time na she will undergo the necessary treatment or therapy up to the time na siya ay gumaling? Gaano po katagal?
Hopefully po, Senator Rafi, kung makaka-comply po siya sa treatment, within this year, she will feel all the benefits po of the treatment. At sana po makarecover si Megan with the EDRAI at kung magbibigyan siya ng supplement po for the thyroid, magbaback to normal si Megan and magbabalik ka alindog si Megan Aguilar, inshallah. Okay. Opo. Salamat opo. Po, Doktora Nahida Mustafa. Madam, magandang hapon. Maraming salamat po. Megan, may mga netizens kasi mga nag-message kanina, mababasa mo naman. Una, mayaman daw ang papa mo, eh bakit ka rin dito sa amin lumalapit? Hindi po kasi ako makalapit kay tatay. Hindi ko po ma-explain yung dahilan kasi of course, he has his reasons why he's not helping me. So yung sabihin, tinatakwilo kayo, hindi ka tinutulungan. Parang gano'n na nga po. Pero kasi I've been estranged naman po kasi Senator Rafi, since I was 16, I left the house na po. Ah, okay. And then yung instances na nakatira po ako sa kanya is because of his request to spend time with also yung mga anak ko. But then there's always an on and off, away-bati thing between me and my tatay. Pero sa ngayon po kasi, hindi ko po maayos eh. Dahil nga okay. Po, he has his reasons na hindi ko na po alam kung ano yun. Okay. Kaya wala po akong ibang choice, Senator Rafi, kundi lumapit po sa sige iba. Po. Now, isa pa po, observation ng mga netizens. Baka naman daw po ay gumagamit pa rin po kayo ng ipinagkubaw ng gamot. At bago raw namin kayo tulungan, kailangan daw po ipa-drug test namin kayo. Okay. Ano pong reaksyon niyo tungkol dyan? Meron na po ako ditong existing drug test, Senator Rafi, na ginawa po sa Wellpoint. Wala po akong connection sa Wellpoint Clinic. Ano pong, blood test lang? This is in December 30. This is a urine drug test. And urine? It resulted to negative. Okay. Kailan po kayo huling gumamit? I'm sorry ma'am, pwedeng sagutin, pwedeng hindi. I was 15 when I last had marijuana po. Marijuana? 15 years 50. Old. Okay lang po ba ma'am? Meron kasi technology ngayon, opo. Yung akong tawagin ay a hair follicle sure. Test. Yes, papayag po na sa buhok and then unlike sa urine test, yes, na pag nalaman mo na ikaw iti-test, huwag ka lang gumamit, baka makapasa ka pa. Pero dito, sa hair follicle, years ang bibilangin. Yes po. Ngayon, pag na-clear ka dito, then ibubuhos kong tulong sa'yo. Salamat po. Si Priscilla O'Donnell, Director for Business Operation, ECDNA. Priscilla O'Donnell, ma'am, good afternoon. Good afternoon po, Sir Rafi. Para sa kabatiran po ng lahat, ano ho ba itong tinatawag na hair follicle drug test? Ma'am. Sa pamamagitan po ng hair strands, nadidetekta po yung mga na-test na gumagamit ng bawal na gamot, sir. Okay, up to ilang years po, the last time na gumamit yung isang itetest na tao? Mayroon lamang po itong 90 days, sir, from 90 days na usage. Dalawa po yung pinagkukuhanan ng hair sample, sir. Maaari po ito sa ulo ng isang tao or sa katawan din po. Kung sa ulo po, maabot po ito ng 90 days. From collection, 90 days backward. And then kung sa katawan naman po, maaaring hanggang isang taon po. Okay. So doon po tayo sa katawan. Kung ganun. Opo. Para hanggang isang taon. Opo. Para masiguro namin na talagang free na siya from abusing yes. Drugs, pinagbabawal na gamot. Tama mm-hmm. po? Opo, sir. Sige po. So samahan po namin dyan. Ma'am, ha? Gaano katagal po yung proseso from the taking of sample up to the time na lumabas po yung result? Gaano po katagal? Mga 3-4 weeks po ito, sir. Kasi po, naipapadala po ito sa aming overseas-based partner laboratory. Okay, very good. Sige po. Salamat po, Ma'am Priscilla. You're welcome, sir. Miss Megan. Opo. Pumayag kayo, papadrug test. Yes po. Kanamin sa ECDNA. Kami pong bahala. Salamat po. 3 weeks. Alright. For the meantime, kung ano may tutulong namin habang hinihintay natin 3 weeks na yon, tutulong kami. Salamat at kapag po. Napatunayan na talagang clear ka, then we will help. Kung anong gusto niyong mangyari, ibibigay namin sa iyo. Thank you so pero much. Pag lumitaw na, pasok ka dun sa, ilan ba, 90 days at yung isa, 1 year. Opo, nasa 6 months to 1 year. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa paggamit mo, we will not help. Okay? Opo, I agree. Sige. Gusto mong ma-clear name mo. Anong klase pong paglilinis sa pangalan mo ang gusto mong mangyari? Ayan pala siya dati. Before, ikaw yun? I was pregnant kasi din. Hindi, yan sa before, kayo po yan. Opo, yung chubby-chubby po. Hindi chubby yan. You look okay. Oh, yeah. Tingnan niyo po, ayun, nakikita mo yes. Yan. And after. So, opo.
Ano pong gusto mo linisin sa pangalan mo? Gusto ko po kasing ma-stop na yung lumalabas daw na sa chismis, sa showbiz news or whatever gossip outlet or platform. Lumalabas po doon na I'm a substance abuser, I'm a drug addict, and I wanted to stop because I'm not. Kaya nga, the only way na para mabawasan po yung kumakalat na chismis niyan about you sa drugs, kaya kinukunik ka sa drugs. Yes. Ito po yung ECDNA na kami po magpapagawa. Yes, yes. And okay, that's good. One. And two is, nawalan po kasi ako ng several opportunities to work kasi hindi lang naman po ako singer, musician. Nag-graduate din po ako ng hospitality and tourism. So I can work as marketing manager also, but I lose the opportunities kasi when they check my background, nakikita po nila sa gossip na addict po ako. May stigma kasi po na si Megan Aguilar ay doktungan niyo po. Ay mayabang, ganito, ganyan. Ayun, sabi naman natin, matapang. Mayabang, diba? Matapang, sinabi rin ng mga netizen yun. Yes, ano pa po? I know. Salbahe, pero, mataas magsalita. Opo, pero hindi ko sila kilala, yun lang po diferensya. Hindi ko po kilala hindi yung sila kilala, pero kilala kanila. Oo nga po, pero saan po? OG Diaz, magandang hapon. Yes, yes. Kilala yes, mo si yes. Megan Aguilar, OG. Opo. Hi, ano OG! Okay. Hi. Kita si Megan. Opo. Hi, Megan. Hello okay. po. May, OG, kasi manager ka at humingi siya ng tulong. Yung ibang tulong may bibigay ko, pero yung isang tulong, marami siya hiningi ng tulong. Yung 1, 2, 3, kaya ko. Itong 4, hindi ko maibigay kasi gusto lang niya mabalik siya sa showbiz. Ikaw yung naisip ko. Una, si Nanay Christy. Hindi naman available si Nanay Christy. Ikaw, gusto mo siyang kausapin. Opo. Gusto lang niya magpatulong. Ah, okay. Hindi, kuya, for now, alam mo naman, di ko busy tayo sa vlogging. Saka, not at this point kasi nagbabawas kasi ako ng mga talent. Oh. Nahihiya ako na hindi ko sila mabigyan ng proyekto dahil busy rin ako sa sarili kong ginagawa yung vlogging nga, kuya. Because I have 2 channels. Mm. Kaya hindi ako parang butiki na yayakap sa posting, hindi ko kayang yakapin. So nahihiya ako kay Megan, baka hindi ko siya matutukan. Okay. Okay lang, sama mo na lang ako sa vlog mo. Oo naman. Sige, pwede ko siyang interviewin sa aking vlog. Salamat, kuya. Salamat. Oh, no problem. Ayun na siguro. Thank you. Sige. OG, maraming salamat ha. OG. Thank you kuya. Salamat OG, thank you. Oh, baka, yung iba sabihin nila, baka bastos ako kay kuya ang tawag ko. Ganun po kami ni kuya, ayaw niya ng senator. Gusto niya kuya ang tawag sa kanya. Oh, no, don't call me senator. Oh, salamat. Kung ano yung pagkakilala niyo sa akin, kuya. Yun pa rin. Opo. Kasi ang pagiging senador ko, this is temporary. Kaya, pero good luck kuya, ang daming mga good feedback yung naririnig ko. Thank you. Na ginagawa mo sa Senado. So, salamat. Hindi nagkamali yung mga tao sa pagboto sa'yo. Salamat. Thank you, kuya. Okay. Mabuhay ka. Megan, I'll see you. Thank you. Ma'am, briefly, anong nangyari? Dati, nandoon ka, maganda yung takbo ng karir mo, tapos sikat yung apelyido mo, yes. All the opportunities were there, uh-huh. And boom! Where did I go? Biglang, lahat. Naglaho parang bula. Hindi naman po. Actually, nung nawala ako sa Philippine showbiz, the reason for that is yung Japan music scene, I was chosen to be the representative of the Philippines for the blues and rock category of music. So, from 1999 up to about 2015, I was touring the world to represent the Philippines po in the international music festivals po. And then after that, when I became a mom na, nag-call center ako, nag-concentrate ako sa marketing management job ko, and I even have my resume here to prove that I was working all the time from 2009 to the present po. Pero sadly, in 2022, which is last year, di ba, my husband and I ventured into online selling po, and nalugi po kami kasi nung nag-lockdown 2, kailangan na po ng permits ng mga products saka mga quarantine, and then hindi na po namin yun na handle. So we lost the business, and from there I went through a depression and anxiety phase. Kaya po hindi ko kinayang umano agad, bumulusok agad. Kasi actually kahit ngayon, Senator Rafi, I'm experiencing insecurities and depression and anxiety kasi never ko pong na-imagine na ang isang Megan Aguilar po ay mapupunta sa ganitong phase ng buhay na hindi kaya yung sarili tsaka na homeless po. Kaya ito po,
Hindi, kasi po kung mahiya po akong humingi ng tulong, baka po ikamatay ko pa yung hiya ko eh. Kaya ginawa ko pong lahat, Senator Rafi, para po makarating sa inyo. Pumila po ako kahapon. Kahit ilang oras po, pinagtsaga namin mag-asawa, hindi ko po sinabing, ako si Megan Aguilar, give me special treatment. Hindi po ganun. So, sana po, sa pag-guest ko po sa inyo ngayon, sana naman po mag-iba naman yung timpla ng panahon. Sana naman po yung masagot naman po yung mga matagal ko ng prayers, saka po yung mga matagal ko ng gustong makamtan na makabalik man lang sa showbiz po. Pwede ho bang magbigay kayo ng payo sa mga manonood na maybe may kapulutan ng lessons yung mga kapanood nito na dati nga kayo po ay sikat at okay kayo and then napunta kayo dito. Ano po yung maishishare nyo sa mga manonood? Ano po yung may papayo nyo sa kanila? If I may be honest po ha, kasi po, napakahirap po ng buhay ng isang tao na wala po sa kanya yung support at pagmamahal ng kanyang mga magulang, both nanay and tatay. I'm sure po, hindi lang ako ang tao sa mundo na to na ganun po yung sitwasyon. And syempre, sa mga tulad ko na on my own, mahirap po pagka bumagsak at may depression, may anxiety, napakahirap pong bumangon from that. So ang lesson ko po, ang lesson ko po sa sarili ko is talagang pahalagahan lahat ng bagay at saka maging open sa kung kailangan ko maging gumawa ng trabaho na mas mababa sa alam kong gawin, okay lang 'yon. Basta po merong dignidad and 'yun nga po rin yung reason bakit ako nandito. Senator Rafi, please be God's instrument po to give back my dignity po as a human being, as a mother, as an independent na that has struggles po. My struggles are real and hindi lang naman po akong ganito. I'm sure po. Lahat po ng tao dapat nabibigyan po ng second chance. Opo. And I believe in that. Thank you po. Okay. Yung pong sa kanta ng tatay nyo, anak, sa'yo ba dedicated yun? Actually, sa totoo po, that is tatay's confession to his father. That is the story of anak. Kasi I was born... It was for him. I was born 79. That came out 78 and it was written in 77. So, wala pa ako. Wala okay. pa po ako. Just the same, may mga request po. Is it okay? Daw, marinig yung boses mo, kantayin yung kantang anak, kaya? Hindi. Oh, thank you for that. May nag-request po isang netizen. Ayan, tatanggalin ni ma'am yung kanyang. Pwede po ba pwede, yun? Pwede naman po ma'am. Pwede naman. Ay, nakahinga din. Ayan po, kung kaya niyo po. Sige po. Nagdaan pang mga araw at ang lantas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang ula mo nilapitan ay ang iyong inang lumuluha. At ang tanong, anak, ba't ka nagkaganiya? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Pagsisisi ang sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Wow. Nice. Ma'am, ganda. Yes. Iba lang yung style ng kanta niya. Unlike yung sa pagkakalam natin lahat, yung anong isinap na sa mundong ito. Opo, and if I may niya. Sing for ma'am. God, can I sing for God? Just a short of one. Of course, if it's for God, anytime. Go ahead po, ma'am. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters whenever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Ma'am, tutulungan kita. Salamat po. Doon sa sakit po ninyo, salamat all po. Out support po ako, tulong sa inyo. Financial, yes, I will. Sabi ko kanina, lahat ng tao dapat nabibigyan ng second chance. Salamat po. Okay? Lahat naman tayo nagkakamali at one point in our time. Tayo nagkakasala, na naliligaw na landas. Yung mga hindi pa, well then, kayo po ay makaranas din ng kung saan kayo po ay madudulas at magkakamali. Sana hindi, pero tao tayo, nakadesenyo yung buhay ng isang tao, human being, na magkakamali at magkakamali. And then kapag kayo nagkamali, syempre gusto niyo po makabangon. And this is it. Po. Siya po ay dapa at gusto niyo po makabangon, lumapit po sa amin, at ako po ay handang tumulong. Okay, and I appreciate ko kasi... Para sa isang tao na para siya po magbago kung siya po yung makasalanan is versus acceptance. And she did just that.
inaccept niya yung kanyang kasalanan, inamin niya na siya nagkamali, and then willing siya baguhin kung ano yung pagkakamali, willing siya na magpa-test. Now, pag pumasaw kayo sa test, pasahin niyo po ito, I promise you ma'am, 101% lahat ng klaseng tulong na kailangan niyo, magugulat na lang kayo, kaya kong baguhin yung buhay niyo. I can do that. Andito si Ka Freddy Aguilar, nasa linya telepono. Is it okay? Gusto mo kausapin siya? Ka Freddy, magandang hapon po sir, Ka Freddy. Ka Freddy? Andiyan? Ka Freddy, good afternoon po. Okay. Well, ayusin lang po yung connection. Linya. Opo, okay lang. Napayuko na agad siya. Ma'am, bakit parang nanginginig kayo nung habang tinatawagan namin yung pangalan ng father niyo? Bakit ma'am parang nanginginig kayo at naiyak? Napakatawala na ho ba kayo? Natatakot po ako maging honest, ano, Senator Rafi Tulfo, kasi batikos na naman po ako. Okay. Para, hindi ko alam kung dapat ako magsalita eh, pero ang sinasabi ko lang po sa mga magulang ko, kung ano man yung pagkakamali ko, hindi naman siguro po ganun kalaki para po talikuran ako ng tuluyan. Kasi po isa lang po ang nanay at tatay ko, hindi po ba? Hindi naman po ako galing sa ibang magulang, sila lang po ang meron akong magulang. Kaya po, hindi ko po alam paano, ano pang kailangan kong gawin. Parang ganun po. Pinapas sa Diyos ko na lang. Binayaran po pala ni Ka Freddy yung hospital bill niyo last month. So in fairness, he's helping you. Ayan po. And then, mahal na mahal daw po kayo ni Ka Freddy. Mm-hmm. Ayaw lang daw niyo po mag-comment on air. Okay lang off po. Off-air ata, okay lang po. Willing siyang kausapin kayo. Okay lang po kung ano pong makakagaan ni tatay po. Ang gusto ko po sana, magkabati kayo ni Ka Freddy. Opo. Diba? We'll do everything na kayo po'y pagbatiin. Opo, opo. And of course, kahit na magkabati kayo, tutulong pa rin po ako. Salamat, salamat. Iba yung kasing kabati mo yung papa mo. Nasaan po yung mama mo? Meron pa ba? Ano kasi, dati pa po siyang kinasal na po sa iba. Pero andyan pa naman siya. Andyan pa naman siya. Nag-uusap pa kayo ng mama niyo, ma'am? Ano kasi kami, alam niyo po yung hindi magkaintindihan. Pero kasi normal lang po yun, di ba? Minsan po sa magulang at sa anak, meron po talagang mga ganong sitwasyon. Real talk lang naman, di ba? Kaya lang nga kasi, in my case, parang ano eh, there's something there na hindi ko na maayos. And all I keep telling myself is, they have their reasons. Parang ganon. Parang ganon para po matanggap ko po yung sitwasyon. Okay. Ma'am, gusto niyo po, nagkikinig po si Ka Freddy, ayaw lang magsalita, gusto niyo po mag-message sa kanya? Atay, wala po kasi akong ibang tatay, kayo lang eh. Hindi ko na po alam kung paano to ayusin. Unless po kasi maging willing din kayo, di ba na natanggapin ako for who I am, what I am. Kasi po di ba yun lang ginagawa kahit po sa magkakaibigan lang eh. Tinatanggap po nilang isa't isa for what they are. Kaya may mga flaws, kaya hindi perfect. Ako po yun, Tay. I am imperfect. I am flawed. And I don't know how to fix, Tay. Pero sa totoo lang kasi, kailangan ko kayo ngayon. Di ba November 2 to 7? Alam niyo po yan. Binayaran niyo po yung mga gamot ko sa ospital. Muntik ako mamatay. Totoo yun. Cardiac arrest po. I almost had a cardiac arrest November 2. Kaya po na-confine ako until November 7. Pero kasi, Tay, I needed to stay pa sa ospital. And then I could not kasi nga wala po akong, personally, wala na po kaming pera ni Oliver. Wala na kami. So hindi, kumbaga po tayo, hindi pa dapat ako nandito ngayon. Dapat po nasa ospital pa ako. Kaya nagpapasalamat na lang po ako sa Diyos dahil hindi ko po alam eh, paano ko na-survive yung muntik ako ma-cardiac arrest. At buhay pa po ako ngayon. Siguro nga po tayo, may purpose pa ako kay God. May purpose pa ako as a human being at may purpose pa ako bilang anak nyo. Siguro po tayo, dapat magkaayos tayo at some point bago tayo mawala at wala ng chance para ayusin ang dapat. Ayun. Pasalamat din po kayo kasi tinulungan niya pala kayo sa hospital bill. Kaya lang nga kasi ano sense, hindi pa dapat ako lalabas noon. Okay. I needed more help than that. Okay. Pero ma'am, the fact na tumulong siya sa'yo, nag-reach out siya, he helped you, that's something. No, I know. Na kahit I na know. You're not in good terms, he did his best as a father to help. Yes. I'm thankful. And he can only do so much. Hindi naman kasi all taught kasi may pamilya din siguro siya. I'm thankful. So. Kaya nga po eh, Tay, siguro nga po dahil nga matanda na rin ako, di ba? Hindi naman ako yung buhay, hindi sa akin umiikot ang buhay mo, marami kami na inaalagaan mo. So, iniintindi ko rin po kayo. Sana lang po din ako po, intindihin nyo rin kung bakit din humingi akong tulong sa ibang tao. At saka po kung ba't kailangan ko makabalik ng showbiz, Senator Rafi, kasi may mga anak ako, sir. May mga anak ako, gusto ko po silang makasama. Ilan po anak niyo, ma'am? Tatlo po. Ilan taon po yung mga bata? 16,
12 at saka 9. Yung 16-year-old ko po, nilayo ito sa akin nung 2 years old. Tinangay po ito sa Amerika. Pero nagkita kami ulit when he was 8 dahil nagpunta po akong Memphis, Tennessee for the International Music Festival pa rin po. Kaya nakita ko yung anak ko, but that's the last time. Then my 12-year-old now is with tatay. Nasa kanya po, Anaya, baby ko, Anaya, pansinin mo naman si mami, ha? Di ba nagme-message ako sa iyo? Pansinin mo ako, anak. Huwag kang lumayo sa akin. Huwag ilayo-loob mo sa akin. Ngayon po, yung panganay ko po kasi, he's in the States. So, Zane, I'm still trying my best. I'm still trying my best so I can get you. Or when you come to the Philippines, we have a house, di ba? You can stay with me. And then, yung sa anak ko po, yung gitna po, si Anaya, nak, sagutin mo lang ako, nak. Tsaka ginagawa na ni mami lahat. Magkakabahay na tayo soon. At makukuha na kita soon, okay? Don't cut your communication with mami, okay? Kahit anong mangyari, anak, I love you. Yung bunso ko po, she is well with my ex. Tatlong panganay po kasi yan. Hindi ko kinakahiya. Senator Rafi Tulfo. Eh, totoo po yun. Tatlo po ang panganay ko. Yung bunso ko po na 9 years old. She's happy with my ex, her dad. And I can see her anytime I want. She can come with me anytime I want. Yung nga lang po, Senator. So, gusto niyo mong mensahe sa kanya dun sa 10 years old na anak niyo po, ma'am? Well, we get to talk naman. I love you, Mahi. My children's names are Zane, opo, Anaya, Jaira, and Mahi Vey. Iyan po. Ayaw. I love you, Mahi Vey. I'll talk to you later. I'll call you. Kaya, sana sa mama niyo po, ayaw niyo po mag-mensahe sa nanay niyo. My mom. Mom, I love you. You know that. But I know we have a lot of misunderstandings. I know that. But I can forgive you. More than once, I can forgive you and forgive you and forgive you. I'm just hoping that you could do the same for me because you're my only mom. And I believe that's the relationship of parents to their children. They have to be forgiving to each other because that's the proof of love between the parents and the children. My mom kasi is hirap mag-Tagalog. Kaya mo, laki po sa ibang bansa. Oh, okay. Opo. I love you, Mom, and Let's try to stop having this war because it's not going to do any good. Yun po. Okay. Again, yung sinabi ko, dun sa 1, 2, 3, tutulong ako all out. Lalo pa kung kayo po ay napatunayang hindi na gumagamit, lahat po ng klaseng tulong. Sabi ko, magugulat na lang kayo yung klaseng tulong na ibibigay ko. Naniniwala po ako. Na kaya ko pong baguhin yung buhay ninyo. Opo. Pero dun po sa kayo po mapalik sa showbiz, yun po yung wala po ako, mahina ako doon. Sana na lang po may makakita sa akin ngayon at maintindihan po yung situation ko. Very professional naman po ako. Hindi naman po yun natatanggal sa akin. Kung mapagbigyan nyo lang sana ako ng isang pagkakataon to prove it. Sana naman po. Shout out po kay Tito Will Rivillame. Kasi po, okay, tumawag na po sa akin yung assistant niya. Sana naman, Tito Will, please naman kung matutulungan mo ako. Nagmamakawa ko, please naman. Kailangan ko po ng break ulit para makabalik ng showbiz. Ano po yun, sa pag-aarte, ma'am, o sa pagkakanta? Kasi pagkakanta, walang kakupas-kupas, maganda pa rin boses niyo. Although hindi ko napakinggan, sorry ma'am, yung mga ibang kanta niyo, okay, yung mga kanta niyo in the past, pero I would assume the same pa rin, yung boses niyo, maganda. Yun nga pala, to anyone that's watching now, please, Megan Aguilar Music is available on iTunes, on Apple Music, on Spotify. Please, paki-support naman po kasi that is one way po para kumita din po ako sa mga naging compositions ko nung araw. Meron po akong albums from 95, 98, and 2007. And when it comes to acting po, Senator, I went to acting workshop. My teachers were Miss Gina Alahar and Mr. Leo Martinez po. So I'm also good with that. Sige ma'am, punta kayo ma'am sa kabilang booth kay Odette, at yung sa pangako ko po, ay, hindi ako marunong magpako ng pangako. Palindigan ko po yan, ha? Salamat po, madam. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. God bless po. Megan, tutulungan kita muna financial for the meantime habang ipapa-drug test. And then after that result, of course, doon ako ubus ng tulong. Pero even before the drug test, ipapagamot ka namin. Pangako ko yon. Na pasahin mo, sana. Kasi hindi, whether you like it or not, kung talagang babagsak ka kasi kami ang magpapatest sa DNA. Saan ka natutulog ngayon? Sa convenience store, sa labas, o kaya sa may labas ng gas station. Chinekin ka namin, di ba? Opo, salamat po pala. Pero pagkatapos nito, saan ka matutulog? Balik po sa... Kalye? Opo. Sinong kasama niyo po sa labas? Ang natutulog sa labas? Ang kasama ko po ay ang asawa ko, si Oliver. Hindi po siya makatrabaho dahil wala naman po siyang mapag-iiwanan sa akin. Wala po. Buti wala kang kasamang bata habang kayo po nasa lansangan. Kaya nga po, hallelujah, alhamdulillah to that. Dahil bago po kami nagkahirap-hirap na ibigay ko na po si Anaya sa aking tatay. Paano po namin kayo makontak? Wala pala kayong address.
kunyari, kailangan na namin kayo samahan sa doktor. Actually, tomorrow pwede namin kayo samahan sa doktor. Pero kung kailangan namin kayo para doon sa drug testing, paano? Tapos pag may resulta na, paano namin kayo makontakt? May cellphone number ba kayo? Meron naman po. Pero sana nga po, ano, Sir Rafi, kahit po room for rent lang sana, makuhaan nyo kami kahit mura lang po. Magkano ba yung room for rent? Eh, meron pong 4,000, ganun, 5,000, ganun po. May 4,000? Opo. Doon na tayo sa school, si Pinakababa, 4,000. Sige po. 4,000 room for rent. Opo. One month yun. Opo, for one month, pero may advance deposit po yun. Baka dalawa, umabot ng 10,500, mga ganun 10, po, kasi tumingin na kami. 10,500, oh, tumingin na kayo. Opo. So para enough lang yun na hanggang sa gumulong yung proseso na gagawin natin dahil sabi up to 3 weeks. Opo. By then, nandiyan ang result. Opo. Pag malinis kayo, bubusaw ng tulong. Akin na yung wallet. Okay, tulungan kita. Tumutaw. Thank you. Ma'am, itong gagawin ko, trust ito ha. I trust you. Akala ko po yung wallet. I trust you. Opo. So don't break my trust. I will not. Inyo. I will not. Kasi hindi ka na makaulit. Alam ko po. Kilala ko po kayo, Senator Rafi. To. Lahat ng laman ng wallet ko today, ibibigay ko sa'yo. Yay! Thank you! Tignan ko. Salamat po. Ito ha, wala na. Wala na? Ubus. Wala na. Wala na. Credit card. Loko lang. Credit joke card. Lang po. Bilangin mo, ma'am. Oh, sige po. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, sa'yo. Thank you po. Now, ma'am, yung 20 na yan, lahat yan ay para sa... Sa upa po, sa room for rent. Wala mapupunta sa? Sa droga. Sa droga, natural. Alam nga ba naman sa? Kung may droga man, pang ano po, PTU, yung pang-thyroid. Okay. Pang puso, ayan po. Okay. Ibigay niyo po yung cellphone number ninyo kay Odette. I will para po. Para magpuntahan tayo. So salamat. Itago niyo na po yan. Thank you. So pwede kayo mag-stay ng hotel hanggang bukas. Wow. Atid namin kayo sa doc. And then after thank na, you. Ma-check up kayo ng doc, kung ano sabihin ni doktor. And then you're free to go. Pwede na kayo mag-upo ng rent. Opo. Hawakan ko lang po muna. Hindi, nandiyan na. Opo. Sa'yo na yan. Yay! Alam mo, buhuin ko. Hawakan hindi ko muna. Hindi po, akin po ito. Magbigay ka ng mensahe sa marami pa rin mga netizen kanina na monitor namin na binabash po kayo na bakit hanggang ngayon sa kabila ng iyong sitwasyon mukhang hindi ka pa rin napapatawad. Prove to them na ikaw dapat kapatapatawad. Sa mga bashers ko, mag-ingat kayo dahil lalo nyo akong pinapasikat. Joke lang, pero totoo yun. Pero sana po naiintindihan nyo yung sitwasyon po ng tao na nagsosalo po sa buhay. Kaya po may pagkapalaban kasi kailangan po yun para po hindi naman ako madisgrasya o maloko. Eh ganun pa man, di ba? Nangyari pa rin dahil sa pandemic. Di ba na biktima din po ako ng scam. Biktima din po ako ng broken hearted, di ba? Para po kayo, para kayong lahat na naka-experience din po niyan. Kaya sana po maging mas bukal ang inyong loob, mas malambot ang inyong puso kasi mas okay po yung nagpapatawad kaysa po yung nagagalit. Ayun po. So in other words, kayo po humingi ng kapatawaran. Opo, sorry din sa mga na-offend ko noon and I'm doing my best, syempre, na hindi na ako maging ganun. At saka, syempre po, bata pa po ako noon. So, mas konti po yung alam ko. Ngayon po, syempre, mas marami na akong bagay na nauunawaan at naiintindihan. Ayun. So, in other words, kayo po ay nagsisisi na rin. Yes, of course. Kasi bata pa kayo noon, mapusok. Uh-huh. Habang nagkakaedad kayo, nagbabago yes. na po yung outlook nyo in life. Opo. Nagbabago na po dahil po pagka nagkakaedad, hindi po dapat tumatandang paurong. Kung hindi po tumatandang paunsad. Ayan. Meron pa kayong gustong kanta, one more time. Yung alam niyo kanta, yung kanta na pinasikat nyo, baka po din sampulan. Ito, maririnig nyo sa Spotify, ang title nito, Kung Bukas Pa. Ang paghangat pagtingin ay di maiwasan. Hindi malaman ang gagawin pag ika'y nariyan. Nagahalong hiyat ka ba ang aking nararamdaman? Pag nariyan ka na, ako'y kinakabahan. Nanginginig ang mga tuhod ko't nanghihina. Di ko kaya malaman na mayroon ka ng iba. Kung bukas pa, baka mahuli na
ako sa biyahe patungo sa puso mo. Kung aantayin ko ba, baka hindi na ako mangkapila. Paakyat sa isipan mo. Paakyat sa isipan mo. Good luck, ma'am. Good thank luck. You po. Si ma'am, i-process nyo na yung sa mga tulong bibigay. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Ha? Thank you. Thank yung wallet kung walang laman, pakibalik na. Okay. Pag ako'y nakahapak ng kamatis dyan, wala na akong pambayad, binigay ko sa'yo lahat. Pero okay lang. Uwi naman na ako eh. Opo, huwag na po kayong hapak okay, sa labas ng kotse. Okay. Thank you.